umpisahan na natin magluto ng ito. Gigisa natin tong pork roast. Nakaluto na siya, tapos igigisa, ipiprito ko na lang siya ulit. Yan, unahin natin yung lagyan natin ng oil. Ayan, ilagyan ko na rin ng bawang. Bawang lang yung panghalo ko. Ayan. Palutuin muna natin ang bawang bago natin ilagay yung roast pork. Ayan. Mabilisan lang itong luto na to dahil tanghali na at sabi ng amo ko ay lutuin ko daw to para sa tanghalian ko. Ayan. Kunti na lang at magkulay brown na yung bawang o yung garlic. Halo-haloin lang siya para magpantay yung pagkaluto ng bawang. Yan. Lagyan na natin yung pork. Yan. Pinili yan ng amo ko. Tapos pagbili niya, sabi niya ay lutuin ko na lang daw para sa tanghalian ko. Yan. Mix-mix lang natin siya. Para mahalo yung bawang sa baboy. Para masarap din yung lasa ng baboy na piniprito natin. Ayan. Yung amo ko kasi nagsabi niya, ganyan daw ang pagkaluto. Kasi yan ang style niya. Pag bumili siya ng roast pork, ganyan, kahiwa-hiwa na. Tapos pagdating dito sa bahay, lalutuin niya ulit ng ganyan. Yung ganito, yung ginigisa niya sa bawang. Lalutuin muna natin siya, halo-haloin lang. Para parang magmantika din siya. Yung mataba-taba, maluluto pa. At para ma-absorb yung yung lasa ng bawang. Hayaan muna natin ng mga 3 minutes lang siguro. Ayan, hayaan muna natin. At para may rin siya, masarap at na pagkaluto, parang lagyan ko ng kaunting asukal. Pampalasa din siya. Sarap ng lasa din. Ayan. Kunti lang din. Kalahati yata yung ilagay kong suokwal. Ayan. Halo-haloin na lang natin. Ayan. Pag nahalo na lahat, yung asukan, yung pork, yung garlic, yung bawang, ganun. Nahalo-halo lang siya. At makikita na meron na siya magmamantika na. Yung baboy, naluluto na masyado yung yung taba niya. Halo-haloin lang para magpantay yung yung lasa niya. Pantay yung pagkaluto. Para hindi rin masusunod masyado yung bawang. Hayaan ulit natin. Para matanggal-tanggal pa yung mga taba-taba niya, yung mantika sa taba niya. Ayan. Ayan muna natin ulit. Sige lang yung hahalo-halo ng niluluto natin para hindi siya matutong ganun. Patuloy-patuloy pa rin natin yung paghahalo hanggang sa yan, nakikita na natin may mantika-mantika na yung lumalabas na yung oil-oil ng mga pork, yung baboy nagmamantika na siya. Yan, tapos haloin ulit natin. Ayan, nakikita na natin
yung mantikanya, yung oilnya, yung parang ganun, parang taba yata na, ayan, taba talaga yan ang baboy. Kaya, ayan, nakikita na natin lumalabas na yung mga oil ng baboy. Pwede na rin siya, okay na siya. Para sa tanghalian ko lang, kasi yung amo ko naman, hindi niya ako pinapaluto ng ano, yung para sa kanila. Niluluto ko lang to para sa akin. Ay, naku po. Ganun. Mabait ng amo ko eh. Thanks, Dad, at mabait sila sa akin. Ayan. Yan, tapos na yung ating pagprito ng ating pork. Ayan, sarap. Tapos na. Ayan, yan. Yan yung ating ginisang baboy. Pinaprito lang natin. At ngayon, para pantay naman, may ikarni na tayo. Ngayon, lagyan ko naman siya ng magluto ulit tayo ng parang gulay. Yan, yung oil niya. Yung bawang ulit, lagyan. Tapos yan, sibuyas. Tapos, halo-haloin lang natin para maluto yung bawang at sibuyas. Mag-isa tayo ng gulay. Yan, haluin lang. Tapos yung amo ko, ganyan. Ano yun, yung tinatawag niyang ano, fish cake. Yan. Pinapanghalo niya yan pag tuwing naluluto siya ng gulay. Nilalagyan niya ng fish cake. Kaya sabi niya, yan, magluto ka ng tanghalian mo para sa'yo. Yan, yung gulay, lagyan mo ng bawang, sibuyas, igisa mo siya, at saka yung fish cake. Yan. Yan, pauso naman. Wala sa probinsya eh. Walang fish cake sa probinsya. Basta gisa-gisa lang ng gulay eh. Dito, meron si amo eh. Ayan. Kaya ginigisa-gisa naman para maluto yung fish cake. Hayaan muna natin. Bago ilagay yung gulay. Pag alam na natin medyo luto na yung ano, halo-haloin lang natin. Pag maluto na yung fish cake ng kaunti, nakikita namang medyo brown na siya. Ayan. Haloin lang para pantay naman pagkaluto ng fish cake, bawang, sibuyas. Ilalagay na natin yung gulay. Yung gulay natin, ayan. Ito na siya. Ayan, ihahalo na natin. Ayan. Pagkalagay ng gulay, lagyan na naman natin ng oyster sauce. Ito, yung oyster sauce. Yung amo ko kasi, may fish cake na siya, may oyster sauce pa. Ganyan, may style ko yan, si amo. Ganun po yung style na pag kayo magluluto siya ng gulay. Sarap naman kasi kompleto yung mahalo niya. May fish cake, yan, may oyster sauce. Yan, ngayon, lagyan natin ng ground black pepper. Konti lang. Tapos haloy natin ulit. Meron, dagdag pa natin ng konti yung rock salt. Konti lang pala kasi ba? Konti ang konti lang. Yan, para medyo masarap din yung lasa. Kompleto na siya. Ngayon, hahaloin na natin. Ayan, para magpantay yung pagkahalo ng ano, gulay. Lahat ng sangkap ay maghahalo. Yung oyster sauce. Ayan, black pepper. Salt. Ayan, para masarap yung lutong gulay natin. Ayan, masarap na yata ang tanghalian ko ngayon. Thank you. Aking amot, mabait siya. Binigyan niya ako ng gulay, binigyan niya ng pork para sa aking tanghalian daw. Ayan. Tinuruan niya ako ano, paano lutuin. Eh, siyempre sa probinsya, probinsya tayo, lumaking probinsya na. Ayan, ayan. Hindi mahilig sa pagluluto, kaya walang alam sa pagluluto. Ayan, ginagaya ka lang yan sa amo ko kung paano siya magluto. Ayan.
Iya, nyimpen kalau tanya. Okay na siya. Nahalo na lahat. Ayan. Sarap. Yung gulay. Fresh ang tingnan. Sarap na sarap. Nandiyan na yung fish cake, oyster sauce. Ang sarap ng gulay. Mapaparami tayo ng tanghalian ngayon ah. Sobrang sarap ng ating lutong gulay at ginisang baboy. Ayan, ilipat natin sa ating serving plate. At tara, handa na yung ating tanghalian. Yan guys, thank you for watching. Please subscribe my channel. Don't forget to press the bell button para ma-notify po kayo sa sunod pa mga video. Thank you. Bye-bye. Sana magustuhan niyo itong mabilis ang luto lang.